At bilang paghahanda sa posibleng epekto ng magkakasunod na bagyo sa bansa, tiniyak ng DSWD na nakapreposisyon na ang relief goods para sa mga residenteng maapektuhan ng bagyo. May ulat si Rod Lagusay. Kasado na ang tulong na iahatid ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilya na naapektuhan ng sama ng panahon. Sa panayam sa laging handa, sinabi ni Undersecretary Edo Punay, bahagi ito ng kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Secretary Erwin Tulpo kaugnay ng paghahanda sa noong ipaparating na bagyong Maymay. Ang aming mga field offices po ay may close coordination sa mga local government units na posibleng tamahan itong bagyo, pati dito sa Iquilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Ang ating mga quick response team po dito sa ating Regional Operations Center ay naka-standby din po. Anya, naka-preposition na ang mga relief goods para sa mga maapektuhan bago pa man maramdaman ang bagyo. Tiniyak din ni Undersecretary Punay na makahatiran ng tulong ang mga residenteng mangangailangan nito. Ayon sa DSWD, higit 900 na mga pamilya na ang naapektuhan ng sama ng panahon sa 23 barangay sa Region 2. Dagdag pa niya, may 1.2 billion pesos sa stockpile standby fund kung saan mula dito ang nasa higit 195 million pesos na readily available o maaari nang magamit. Base sa ulat ng PAGASA, kaninang umaga humina ang Tropical Depression Maymay at naging isang low pressure area na lang ito. Pero ayon sa Weather State Bureau, nananatili pa rin ang banta ng patuloy na pagkakaroon ng malakas na pag-uulan. Napanatili naman ang Tropical Depression na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang lakas nito habang kumikilos ito pahilaga-hilagang kanluran. At sa oras na pumasok ito sa PAR ay tatawagin na itong Neneng. Habang may isa pang LPA na binabantayan sa kanluran ng Palawan na inaasahang lalabas din agad ng PAR. Samantala, kaugnay ng sitwasyon sa Bulkang Bulusan at Mayon, nakahanda din ang kagawaran sa pagresponde. Nunayan po tayo sa mga LGUs na involved, pati na rin po sa mga miyembro ng MDRRMC, kung saan po Vice Chair ang DSWD para po sa mga paghahanda. At patuloy din po ang ating mga repacking activities, Sir Aljo, at repositioning of relief goods dito sa mga apektadong lugar. Anya, mahigit 63 million pesos na stockpile at standby fund para sa pag-aalboroto ng dalawang bulkan sa Bicol Region. Rod Lagusad, para sa Bayan.